Naalala ko nang bata pa ako, nang binata pa ako, naalala ko na parati kong daladala to. At napakabango nito. Yan. Kung gagamit ako nito, yung mga chicks, nagkakandara pa. Pero ngayon, minsan na lang ako gumagamit nito. Noong ngayon, medyo may edad-edad na tayo, na-realize ko na mas mabango pala ito. Ito po, yung efficacy, extra strength. Gamit na. What's up sa inyo mga katrip? Kamusta na naman kayo? Ano mang balita sa inyo dyan? Nandito na naman tayo sa isang bagong video na kung saan meron tayong gagawa tayo ng isang video na tiyak ikasasama ng loob nyo. Joke lang! So sa araw na to, bago pala tayo mag-umpisa, ano ba ang kwento nyo? So don't forget to like, to share, and to subscribe din sa dalong, din sa ilalim, yan sa ilalim mga katrip. At ano ba ang kwento nyo? Ano ba ang kwento mo? May isa akong kwento na itong kwento na to ay pangalan niya si Asahi. Yan ang pangalan niya, si Asahi. At nakatira sila sa isang lugar sa Argentina. Sa Argentina, number ang bahay nila, templo yon, templo. At numero 555 yung bahay nila. At siyempre, marami silang pamilya. Yan. At mahigit century na sila doon na nanirahan sa kanilang bahay. Pero ang problema, miga, hindi sila naliligo. Yeah. Hindi sila naliligo. Kaya, ang amoy nila, parang sukang puti. Yeah. Yan ang istorya or kwento natin. May kwento ako sa inyo, sa akong kilala ko. At itong tao na to, may pride talaga sa buhay. Yan o. May pride siya sa buhay niya. At itong tao na to, ang pangalan niya po si Ariel. Yan, Ariel. At gusto niya sanang mag-surf sa isang dagat na kung saan maraming nagsusurf doon. So kaso lang, nung mga unang panahon, nung mga unang taon, nakaraang taon, nag-champion siya. Pero ngayon, hindi na siya nagsusurf. Kasi high tide. Yan. Yun ang kwento ko. Ano bang kwento nyo, mga katrip? Ito ang kwento ko. Swak ang joy nyo. Yan. Kung happy kayo. Yan. Ano bang kwento mo? Ito ang kwento ko. Lucky me. Because champion ka sa piling ko.